Hello mga suki ko! Magandang umaga sa inyong lahat! So ngayong araw ay magiging masayang ating araw dahil it's harvest time! Mga suki, marami nagtatanong ng mga ibang suki natin na kung ano daw po yung tanda na pwede nang harvestin ng ating patatas. So, mga suki, pag nakita nyo pong ganito na yung itsura ng dahon, parang namamatay na siya. Alam mo yung nalalanta na siya, naninilaw na siya. Or patay na ang dahon. Yun. Ibig sabihin, pwede na yung harvestin ang inyong patatas. Ang tanda na yan ay matured na ang ating patatas at ready na siyang kalkalin. So, tingnan natin ito. Nung binunot natin, meron na siyang bunga. I hope meron pang maraming mga bunga ang makuha natin. Ay, ito pa. Nako, ang laki. Nako, saya-saya naman. Tingnan pa natin kung meron pa. Oh, mukhang meron pa. Oh, ang laki-laki. Wow, ang saya-saya naman. Hey, kakatuwa naman ang lalaki ng patatas. Grabe, oh. Grabe. Tamang-tama po magluluto kami ngayon ng... So, ito yung tan... Yes, ang dami kong naani eh. Ito po, pwede ko ibalik to para next year may bunga na ulit. So, yung mga maliliit. Baka mayroon pa po dito. Mukhang wala na pong laman. Pero at least po, malalaki na yung nakuha natin kaya okay na po yun. So, dito na naman tayo sa katabi niya, sa ibang spot. Tingnan natin kung may laman din. So, ito na po yung dahon niya. Oh. Ay, hindi pala yung isa pala to. Ito po. Ayan. Parang patay na siya. Ayan. Yan po. Yan po yung tanda na pwede na siyang anihin. Po. So guys, atin ang bunutin itong dahon niya. Okay, so walang kasama. Yan lang yung kanyang laman. Oh. Ay, ayan. Kakalin pa natin. Oh, ayun. Pwede na rin. Yes. Gayang exciting guys, no? Pag nag-aani ka ng patatas or kamote. Na. Kasi yung gaga, hindi mo pa alam kung gaano kadami yung bunga. Kung gaano kalaki kasi natabunan. Hindi katulad sa mga prutas na makita mo na. Ayan guys, ang naani natin sa isang tanim natin. So, tingnan pa natin doon sa kabila. May tanim din ako doon. Guys, ito, dilaw na rin yung dahon. So, ibig sabihin, pwede na siyang i-harvest. So, ito yung dahon ng patatas natin. Hilain natin to. Oh, walang kasama. So, maaring naiwan.
po. Ayan. So, may mga maliliit tayo. So, ito po ilalagay ko sa compost ito. So, time na para ito po. Yay! Laki-laki! Laki-laki po. Wala na po. Yan lang. So, ito naman guys, ito yung paso na tinaniman ko rin ng patatas. So, hindi ko siya hinarvest kaagad kasi hindi ko naman kailangan. Ayoko yung masira siya. So, ngayon, tingnan na natin kung meron tayong merong laman. Okay? O, meron guys, oh. Ginupit ko na yung dahon niya, pinakadahon niya eh. Ayan po. Ito may ugat pa po. So, pwede na rin. Hindi lang masyado. Mas mataba, mas malaki po yung nandoon sa... Mas malaki po yung nasa, ano... Nasa ground. Ayan po. So, wala na siyang laman. Meron pa po. Meron pa po. Maliliit. Yun, wala na po. So, ito po yung harvest natin. Ito po yung malalaki. Tignan nyo po, oh. Ang laki.
Ito lahat ang na-harvest natin, guys. Ito po. Of course, para maganda, lagay natin siya sa presentableng lalagyan at picturean, di ba po? So, unahin muna natin ito. Ang lalaki po, oh. Ay. So, ito po lahat ang ating na-harvest. So, guys, ito na yung na-harvest natin. May malalaki, may maliliit, may mga medium size, may maliliit. Yun. Ito po, may ugat pa nga po. So, yun. Madami din po. So, bilhin nyo pa yan, guys. Kasi minsan bibili ka, kailangan mo lang ng isang patatas. So kung bibilin mo yung isa, medyo mahal, nasa dollar something. Tapos meron silang nasa bag na like $3 mahigit. Pero organic po yun, pero madami po yun. Syempre kung minsan piliin mo na yung madami, na maliit lang naman ang difference, organic pa. So, why not, guys, magtanim kayo. Kung may maliit kayong space, pwede din sa paso. Para kung kailangan nyo ng patatas, meron kayong ma-harvest. So, yun.